Good day guys. So meron tayong customer dito. Ang problema nung sasakyan niya is na nawala yung lamig. Bali Toyota Hiace to. Ang sabi ng driver bigla nawala yung lamig. So upon checking ito naging problema. Pakita ko sa inyo. Okay, so yan. Ang problema, itong pinaka clutch niya hindi na sumasama dun sa pulley. Nag-i-engage yung pinaka lining pero yung gitna hindi na nakakapag-pump dahil nasunog na yung goma, no? Okay. So common niya sa Toyota Hiace. Yan ang naging issue sa compressor. So ngayon gagawin natin, magpapalit tayo ng pulley assembly, no? Kasama yung magnetic pati yung clutch. So kailangan natin tanggalin yung drive belt. Okay, so ito yung papalitan natin. Yan. Assembly yan kasama yung pulley. So dapat kasama talaga yung pulley. Dahil dito nakalapat yan, no? Yan yung pinaka lining. So naging issue dito sa Toyota, ayan. May damper kaya pinaka goma. Ayan. So yan lang nagkumakapit sa kanya dito sa outer at saka sa inner. So pag bumomba yung compressor, kailangan sumama yung gitna, no? Pag engage na itong pulley, kailangan sumama yung gitna para bumomba yung compressor. Kaya na nangyari sa kanya, hindi na bumobomba dahil naiiwan yung gitna, no? Itong outer lang sumasama sa pulley dahil na namamagnet nito, no? Pagka magnet yan, mag-engage yan. So yung outer lang sumasama, hindi sumasama yung gitna. Kaya hindi lalamig yung aircon. Okay, so kakabit na natin to para matapos na yan. Okay, so naluwagan ko na. Diskarte lang yan. Medyo mahirap tayo kumuha ng angulo. Naluwagan ko na yung gis na bolt. Tanggalin natin ngayon yung clutch. Pwede na siyang sikwatin kasi papalitan naman niya. Pero pagka hindi papalitan niya, huwag mo siyang sikwatin niya. Okay. Then kailangan tanggalin na yung drive belt. Oh.
Ay, so pulley na tayo. Yung pinaka pulley na yung tatanggalin natin. Okay guys, so mahirap dukutin. No, hindi ko siya mabunot dito. So ang gagawin ko dyan ngayon, babaklasin ko yung compressor. Then titingala ko lang siya. Pero hindi natin tatapon yung preon. No? Titingala ko lang para magamitin natin ang puller. Okay, so kailangan ko tanggalin itong manifold. Para maluwagan yung tornillo sa ilalim. Dalim ng compressor. Uy, wala nga pala. Nagagabi ito. Ay, so luwagan ko na yung bolt sa may compressor. Bunot na. Cooler na lang natin ito.
Okay, so natanggal na natin. Nakabit na natin ngayon yung pulley. Okay, so kabit na natin yung pinaka-clutch. Huwag kakalimutan yung washer. And then yung bolt. Okay, so balik na natin yung mga bolt. Ay, siya nakabit na. Testingin natin. Then pwede na natin gabit yung drive belt.
Okay. Then, yung manifold. Okay, so kompleto na. Kailangan natin higpitan yung clutch. Okay. Okay na, titestingin na natin. Dito na tayo dyan. Testingin na natin. Start. Okay. Aircon. Masama na yung puli. Yan. Okay na. Okay guys. So ba't nga ba nasira, no? So, ano nangyari diyan? So possible nangyari dito, nag-iinit. Nag-iinit na yung clutch kasi ayan. No? So hindi na pantay. Kung mapansin niyo kanina, sa una yung bagong kinabit natin, pantay yan. And then, nandito pa yung pinaka-lining. Ito, wala na. And then, ayan, magaspang na rin. So, ang nangyayari dyan, nag-i-engage sila pero nagkakaroon na ng friction. Nag-iinit ngayon yung puli. Ngayon, yun yung time na masusunog na yung goma. Yung pinaka-goma dito. So, yan ang reason yan bakit nasira to. Okay? So, pagka ganyan, palitin na talaga yan. Kaya umaabot sa ganito kasunod. Okay, so okay, so may natutunan naman kayo guys. Sana yung mga hindi pa nagsusubscribe, magsubscribe na kayo para quality.